Magandang araw, mga bata! Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Ang aralin natin sa linggong ito ay tungkol sa homonyms o mga salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang kahulugan. May mga salita tayo sa Filipino na magkapareho ang baybay o spelling, ngunit magkaiba ang bigkas at kahulugan ng mga ito. Alam nyo ba kung ano ang tawag dito, mga bata? Tama! Ang tawag natin dito ay homonyms. Ang homonyms ay mga salitang magkapareho ang baybay o spelling, ngunit magkaiba ang bigkas at ang kahulugan. Narito ang mga halimbawa ng homonyms. Pito at pito. Ang pito ay tumutukoy sa numero at ang pito naman ay tumutukoy sa silbato. Pangalawa, upo at upo. Ang upo ay tumutukoy sa kilos at ang upo naman ay tumutukoy sa isang uri ng gulay. Pangatlo naman ay tasa at tasa. Ang tasa ay ang pagpapatulis ng lapis at ang tasa naman ay isang uri ng lalagyanan. Ang mga ipinakita natin ay halimbawa ng mga homonyms. Narito pa ang iba pang halimbawa. Araw, araw. Bukas, bukas. Ligaw, ligaw. Baga, baga. Hapon, hapon. Tubo, tubo. Tabla, tabla. Talon, talon. Tandaan, mga bata, ang mga salitang ito ay tinatawag na homonyms. Mahalagang malaman at pag-aralan ang mga ito upang maiwasan ang pagkalito sa pagbigkas at maunawaan ang kahulugan nito. Subukan natin ang inyong naunawaan sa aralin. Narito na ang unang pagsasanay. Panuto, basahin ang mga pangungusap at sabihin kung alin ang tinutukoy ng mga salitang may salungguhit. Una, kami ay gumawa ng pako-salad kanina. Ang tinutukoy natin ay tama ang unang larawan. Ang tinutukoy ay ang pako na uri ng halaman. Pangalawa, inakay niya ang matandang may sakit. Ang tamang sagot ay tama, ikalawang larawan. Tinutukoy naman ito ang pag-alalay sa matandang may sakit. Pangatlo, mabangis ang mga lobo. Ang tinutukoy natin ay ang pangalawang larawan na isang uri ng hayop. Pang-apat, bilog ang buwan noong buwan ng Enero. Ang tinutukoy ng may salungguhit ay ang unang larawan. Ito ay tumutukoy sa bagay na nakikita sa kalangitan tuwing gabi. Panlima, ang timba sa gilid ng puno ay puno ng tubig. Ang salitang may salungguhit ay tumutukoy sa pangalawang larawan. Ito ay tumutukoy sa umaawas na tubig sa balde o sa timba. Magaling, mga bata! Narito naman ang ating pangalawang gawain. Panuto, basahin ang mga pangungusap at hanapin ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa loob ng kahon. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, antayin ka namin sa baba ng bahay. Pangalawa, malalaki ang dahon ng gabi. Pangatlo, pito kaming magkakapatid.
Pang-apat, malamig ang tubig sa talon ng pagsanghan. At panlima, pakipasa ang mga modules mamayang gabi. Sagutan na natin mga bata. Una, ang sagot ay tama, A. Ang ibig sabihin ng baba ay ang silong ng bahay. Pangalawa ay C. Ang ibig sabihin ng gabi ay isang uri ng halaman. Pangatlo, mahusay mga bata. Tama, E. Ang ibig sabihin ng pito ay ang bilang o numero. Pang-apat, tama, D. Ang ibig sabihin ng talon ay isang uri ng anyong tubig. Panlima ay G. Ang kahulugan naman ng pasa ay pag-abot o pagbibigay. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Para naman sa inyong karagdagang gawain, gumuhit ng mga larawang iisa ang baybay o spelling, ngunit magkaiba ang kahulugan. Pagkatapos ay magsulat ng 5 pangungusap gamit ang mga salitang ito. Hanggang dito na lamang ang ating aralin, mga bata. Sana ay marami kayong natutunan ngayong araw. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Paalam!